Hello mga kaibigan, kumusta na kayong lahat? Simpleng Daddy po. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, isa po akong OFW dito sa Bansang Marin. Tara, samahan niyo ako. Joyride tayo. Mga kaibigan, ang video na to ay ginawa ko para sa inyo. Kung ikaw ay nagbabalak na mag-abroad, kung ikaw ay nagbabalak na maging isang OFW, panoorin mo ang video na to dahil baka sakali meron akong maibigay na tip para sa iyo bago kung gusto niyo pong magtagal bilang OFW. Dapat ay alam niyo at sundin niyo ang mga batas ng bansang inyong pupuntahan. Hindi pwedeng gawin niyo kung ano yung ikinikilos niyo dyan sa Pilipinas ay pwede niyo ring ikilos sa bansang inyong pupuntahan. Kasi po, bawat bansa ay merong kanya-kanyang batas na ipinatutupad sa bawat tao, hindi lang sa mga dayuhan, kahit sa kanilang mga sariling tao o yung mga local nila ay pinatutupad, walang exemption. So, kung kayo po ay nagbabalak mag-OFW, bago kayo umalis ng bansa, at kung alam niyo naman na ang bansang inyong patutunguhan, ay alamin nyo kung ano-ano ang mga batas na bawal sa bansang inyong pupuntahan. Nang sa ganon ay hindi kayo mapariwara at mauwi sa kulungan. Dapat alamin mo ang mga batas o mga alituntunin sa bansang iyong pupuntahan. Dahil sa abroad ay ibang-iba dyan sa atin sa Pilipinas na pwede mong gawin kahit anuman ang iyong naisin. Kaya kaibigan, kung meron ka rin lang namang magandang trabaho dyan sa Pilipinas, kahit maliit ang sahod, eh pagtiyagaan mo na. Kesa naman pupunta ka dito sa abroad, iwanan mo ang pamilya mo, iwanan mo mag-iina mo, iwanan mo mag-aama mo, iwanan mo maliit mo anak, na pagdating ng araw ay mapapariwara na. Kaya bago ka mag-abroad, ay pag-isipan mo muna ng hindi lang 10 beses, kundi 100 beses. Para kung sakali man na hindi maganda ang iyong kahinatnan, ay wala kang sisisihin kundi ang iyong sarili. So hanggang dito na lang guys, at hayaan niyong ilibot ko kayo kung saan bansa man ako naroon ngayon, para kahit papano ay ma-inspire kayo na hindi naman lahat ng nag-abroad ay napapariwara.